Hello, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat. Kung anumang oras dyan, kung anong oras naman ito pinapanood. Ito si Mervin Malonzo. May nagtanong sa akin noong isang araw kung pwede akong magawa ng tutorial kung paano ko ginagawa yung mga fine art na to na shinare ko sa Facebook. Ito si Omar. Pakatapos ko lang kasi panoorin yung The Wire. Kaya gumawa ko ng mga fan art. Ito yung si Dexter. Mga dati. Ayan. Nag-comment si Monoteo Aurelia na kung pwede daw ba akong gumawa ng tutorial. Ayan o. Sir Merv, sana may tutorials ka nito for sure. Ang daming gustong matuto ng ganitong masterpiece mo. Ayan. Medyo umuulan lang ngayon, kaya ipagpatawad nyo kung medyo masyadong malakas, ay may noise na narinig sa sound, pero sana marinig nyo. Anyway, unang-unang ginagawa, kumuha ng picture sa internet ng gusto kong gawing fan art, at dahil kakatapos lang ng Breaking Bad na maraming may gusto, ang gagawin ko ngayon ay fan art ng mukha ni Heisenberg. Si Walter White as Heisenberg. Ito yung gagamitin natin. Picture. Okay, buksan natin siya sa Photoshop. Yan. Madali lang naman yung process nito. Hindi ko siya masyadong pinagtutunan ng pansin. Kasi nga parang ginagawa ko lang ito pag wala akong magawa. Ang usual na ginagawa ko, A4 size. Tapos, ayan, dinadrag ko lang yung picture mga dun sa original size. Tapos, Command-T or Control-T to resize. Tapos yan, nilalakihan ko lang siya kung gaano kalaking size yung gusto kong mangyari sa kanya. Okay, siguro gusto ko yung ganito na. Medyo gusto ko kompleto naman yung ulo niya. Yan, ganyan lang. Tapos, babawasan ko ng opacity. Tapos, gawa ng bagong layer. Gamit ng brush na ito. Teka, nakikita nyo ba? Itong brush na to, yung ginagamit ko. Kasi, paborito ko yan dahil mukha siyang lapis. Okay, another layer. Ang gagawin ko lang talaga, ang gagawin lang natin, syempre black na tawag dito, paint. Retrace ko lang yung mukha niya para mabilis. Hindi na kailangan gumawa ng something na mabusisi. So, ayan. Teka, trace lang natin. Medyo, hindi naman kailangan sobrang accurate, pero mamaya. Nakikita natin yung kailangan. Maganda yung reference natin nakuha kasi malinaw siya. Okay. So, sinusundan ko lang talaga yung mga lines. Yan. Kung mapapansin nyo yung brush ko to parang lapis. Yan. Medyo bilisan lang natin konti. Hindi mo kailangan masyadong maganda kasi ewan ko, sa akin kasi yung style ko medyo yung sketchy lang, hindi masyadong malinaw. Ayan. Ayan. Konti na ko. Ano lang makita kong magandang lagyan ng linya. Ayan yung ginagawa ko. Okay. Ayan. So far, tinagawa natin. Pero, usually, ang ginagawa ko, duplicate, ay copyin natin to sa isa pang document.
Command A or Control A, Control C, Command C, Command N, Command V. Ayan, nasa isa pang document. Sabali din duplicate niya yung close natin itong original ha. Ito yung duplicate niya. Gusto ko lang kasi makita yung parang tamang pagkakakrap. Tapos, instead na puro tracing lang, kasi ito lang yung nasa ilalim, yung medyo mababang opacity. Siya yung basihan natin, pero yung gusto ko kasi, nakikita ko rin yung itsura niya. Yung ginagawa ko, yung same brush pa din, tapos buwasan natin ang opacity mga 20. Pag pinilod ko yung 2, usually pag pinilod ko yung, pag pinilod ko yung 2, ayan, nagiging 20 na agad yung opacity. Zoom in ulit natin para makita niya. Ito, dapat 20 yung opacity niya. Ayan. Tapos, babrushing ko lang yung shadows, actually. Nakikita ko shadows. Binagbabasahan ko rin itong original picture para maraming ko kung saan yung mga shadows. Mabilis lang naman ito. 20% na opacity ha, tandaan niyo. Kasi ang maganda rito, yung 20% na opacity, pagka nag-brush kang ganyan, tapos bitawan mo yung pen mo, tapos pag nag-brush ka ulit, nabibuild up. So, pwede kang gumawa ng dark na, pa-dark ng gradual na gradation, tapos pwede mo achieve yung darkness. Okay? I-control Z lang natin. Ayan. Okay. Ayan. Continue lang natin yung pag-map out ng mga shadow. Okay. Hindi mo kailangan masyadong madetalye at this point. Kadalasan nadadaan ko yung detalye pag nagkukuloy na. Okay, pagbabasihan ko rin itong original mo. Huwag natin kalimutan. Tinitinan ko rin kung ano ang tsura niya. Kasi dahil sa mababaw yung opacity nito, itong original layer, hindi ko minsan nakikita yung detalye. Kaya dito ko tinitingnan sa malaking size na ito. Ayan, konti shadow pa dito. Usually, ang ginagawa ko, mas marami detalye sa may bandang mata. Tapos bandang dulo, hindi ko na nilalagyan masyado ng detalye kasi para kunwari may focus. Kunwari sa camera, kumbaga blur, dito yung malinaw, dito yung focus sa mga ibang paligid, madilim na. Okay, continue lang natin itong ginagawa natin. Yan. Okay, so far ito yung actual artwork natin. Ngayon, dire-diretso lang, continue lang ng tawag dito. Dire-diretso lang natin. Minsan pwede natin gawin yung capacity, gawin natin 10%. Tapos, mag-brush lang ako lang sa lahat kasi gusto ko mag-erase. Hindi naman kasi kulay puti yung skin niya. So, magandang mag-brush natin din lahat. Yung buong mukha niya. Okay. Ayan. Ayan. Magawa pa ako ng mga konting detalye. Daming wrinkles ng mukha ni Mr. White. Ano lang ba kayong Breaking Bad? Ganda siya. Astig din. Medyo nakakalungkot na tapos na siya, no? Ayan, teka. Ayan, so, ganito basta build up lang natin yung itsura, yung lahat ng shadows. Medyo matagal ko kailangan ng bibig. Sa bibig mo, mas maraming shadow. Sa bibote. Dito. Gawin natin 20% ulit ha, ang mabilis. Dito pala sa ilong, malaki yung shadow niya. Malakas yung shadow, ayan.
Kung nagsisimula na tayo mag, ano, mag-build up. Masyado. Katulad ng sinabi ko kanina, yung 20% lang na opacity pag pinagpatong-patong. Siyempre, nagiging dark siya. Tapos dahil unti-unti yung pagpapatong natin sa kanya, medyo gradual yung nakikita natin pag-dark. So, maganda yung effect. Teka, save ko lang ha. Baka mawala. Saan ka ba ito sinisave? Saglit lang. Dito sa... Ay, shit. May nabura ako. Sige. Later na lang. Hindi. Final fan art. Ay. Weird. Saan ba ito sinisave? Ah, dito lang. Okay. Heisenberg. Same. Ayusin ko lang yung nabura ko ha, kasi importante sa akin yun eh. Yung folder ko ng lahat ng comics na ginagawa ko. Teka, asan ba yung... My comics... Ay, sa desktop. My... Artworks. Tapos my comics. Okay, nabura kasi. Nag-drag ko kanina. Anyway. Okay. So, ayan. Nasave natin yung ginagawa ko. Okay. Kung tingin-tingin nang nagagawa, nabubuo yung mukha ni Heisenberg, no? Off na muna natin itong nasa ilalim. Kasi gusto ko makita kung gaano ka-dark yung ginagawa talaga natin. Na shadow-shadow. So, at this point, parang talagang kinukopya na lang talaga natin siya. Yung purpose kanina, kung ba't natin siya trinace, parang mas madaling siyang magawa yung proportion. Madaling magawa. Madaling masimulan. Tsaka sigurado kung tama yung proportion na ginagawa niya. Mr. White. Lakas na ulan, ano? Yan. Yan. Favorito ko talaga yung gumawa ng mga drawings na mukhang sa computer. Pero mukhang natural na mukhang tunay na papel tsaka lapis. Mas gusto ko yung ganun eh. Mr. White. Anyway. Yan. Brush lang. Hindi sa matapos. Usually gusto ko same size eh. Para makikita ko kung tama yung ginagawa ko. Hindi compare ko dito sa original. Same size ng document. Panoorin nyo lang mag-drawing. Kaya yung nag-request nito. Naririnig nyo pa ba ako? Medyo malakas na yung ulan eh. Pero bahala na. Okay. Shadow yung salamin. Ayan. Maangas din yung tingin na tingin to si mga Walter White mo. Ay, si Heisenberg pala. Balik natin yung original na nasa ilalim. Makita ko kung tama. Hindi tayo din ang tengan ha. Yan. Tapos, meron siya pang dimple. Parang dimple dito eh.
May kita ko yung pagdating pa ng mga dark sa kung gano'n white. Gusto ko makita mo kung yung mga wrinkles sa mata ang ganda. So, magbigay tayo ng konting detalye dun. Ganda, no? Oops. Tingnan natin. Oh, diba? Steve. Dito rin sa mga ano niya. Wrinkles niya sa noo. Ganda rin kasi tingnan eh. Mayroon siya mga parang freckles sa'yo. Nagdagan lang natin yung konting detalye. Tapos dito, nagdagan natin mga konting detalye lang sa tenga. Okay. Nagkata niyo ba? Naku, kumukulog na. Sana hindi siya, sana hindi ito maging bagyo. Ayan. Stig, no? Ayan. Pagdating sa mata, gusto ko madetalya siya. Magbasihan natin itong original. So, balik tayo sa 100% muna. Ayan. 100% opacity. Save muna natin ulit. Ayan. Tapos dito. Tapos eraser E. Shortcut ng eraser E. Same na brush para erase natin. Ganun din yung quality. Ganun din yung itsura. Okay. Eraser, brush. Eraser yung ginagamit ko ngayon, eh. Ayan. Para sa highlight ng mata. Diba? Mas maganda, diba? May detalye. Sa kabilang mata naman. Ganun din. Ayan lang natin ng brush. May black muna. Tapos eraser ulit. Ayan. Astig. Diba? Nagkaroon siya na parang depth. Tapos, hindi pa rin, gusto ko pa rin dagdagan ng konting ano ha. Yung shading ha. Pagpatawad niyo kung medyo nakatagalan. Pero balik tayo sa brush na 20% ang opacity. Tapos, gusto ko lang lagyan ng konti pang detalye itong mata. Ang ganda eh. Tapos kung tayo sa mga 80%. Mayroon siyang mga pilip natin. Astig. Ang ganda na. 20% ulit. O, diba? Astig. Okay, sa kabilang mata naman. Ganun din. Gusto ko lang dagdagan ng detalye. So, mga wrinkles pala siya dito. Again, anong ginagamit ko ulit? 20% na opacity. Same brush yung pinakita ko kanina. Hindi kayo, parang hindi kayo nalilito dito. Same lang siya. Isang brush lang itong ginagamit natin sa kong drawing sa na parang lapis
May highlight siya dito. Eraser ulit. Shit! Comment lang. Putak. Ano siya? Bantong pinakmata dito. Ay, natatakot talaga ako sa kidlat eh. Kayo ba hindi? Medyo, sino ba hindi takot sa kidlat? Diba? Nakatakot kaya. Pwede kayang tamaan eh. Ayan. Pew, pew. Pew, pew. Yung team song. Tinatry kong gawin yung team song ng Breaking Bad. Pew, pew. Okay. Maganda na siya. Ano sa tingin nyo? Lagyan natin detalye yung ano, bigote. Kahit wala siguro. Nakatamad eh. Maganda kasi gusto ko talaga nasa mata yung focus. Kasi sobrang okay. Para nandun, para, di ba nga yung sabi nila yung mata yung window to your soul. Di ba? Okay. Saglit. Napatigilan tayo ng konti. May sinilip na ako. Pero, ayun. Dinadagdagan ko lang ng konti dito tayo ng lips. Kasi, gusto ko rin malalim yun. Makita yung kalalim yun ng lips. Save ulit. Ctrl-C. Ay, Ctrl-C. Command-S. Ctrl-S. Ayan. Mukhang magandang artwork na nga ito eh. As is, diba? Pero, mayroon pa ako siya yung lagdag. Ano ba? Nagbalagin ako ng overall na 10% lang ito na capacity. Hindi talaga. Okay. Ayan, mukhang okay na siya. Tingnan nyo. Ayan, ganyan siya, di ba? Okay. Ngayon, okay na tayo dyan sa ngayon. Teka. Maglagay lang tayo ng konting shading para sa damit. Para masabihin nyo, baka sabihin nyo na ano ko, parang lumunga siya kompleto yung something mabilis na naman siya yung baka bulan ko rin mamaya pero mas gusto ko yung wala gusto ko ulo lang kulay na lang siguro mamaya yung limit yan, as is mukha na siyang gandang drawing actually, diba? Yan. Walter White. Ngayon, pupunta tayo sa coloring. New layer sa ilalim ng ano, ng drawing. Multiply. Gawin natin multiply yung ano ng drawing. Tapos, excuse me. Ang gagamitin natin pang color ay yung usual na ginagamit natin. Itong round na depende sa pressure ng pag-ano mo dun sa pen tablet, magiging manipisya or makapal. Okay? Zoom out. Yan. Tapos, pipick lang ko ng kulay ng mid-tone magaling dito. Ay! Putik. Kumidlat. Galing dito sa original na tawag dito. Picture. Tapos, sinip ko lang. Tapos, brush lang natin siya. Sundan natin yung outline ng original. Ay! Naka 10%. Gusto ko dapat 100%. Yan. Kung mag-alala ko masyadong dark, pwede natin ayusin yung mamaya. Pwede natin gawin less dark. Siyempre, Photoshop naman to.
Walter White. Okay. Brush, brush lang. Brush, brush lang. Dire-direcho lang tayo ng brush. Sa mga edges, doon ako nag-iingat eh. Gusto ko kasi huwag siya yung umpas para astig. Ayan. Okay. Okay. Si Walter White. Okay. Teka. Tingnan na natin kulay itong iba. Gumawa ko ng bagong layer para dito sa damit niya. Ayan sa ilalim. Ayan. Pala kung bakit ito yung kulay na yun sa picture. Pero usually hindi yun yung kulay ng damit niya. Gawin natin. Gawin natin medyo green. Light, paano ba? Medyo... wala, medyo light na na green. Oo, diba? At this point, gusto kong i-open yung dati kong gawa. Yung mga, sige, si Omar na lang. Omar! In-open ko lang siya. Tapos, gusto ko kasing kunin yung texture na prepare ko dati. Meron na second texture dito sa layer na to. Zoomin natin para makita niya. Ito, sa layer na to meron akong texture. Isang texture na pang parang dilaw. Tapos itong texture na puro naka-overlay lang. Puro texture lang siya. Yan. Tapos, teka, zoom out ulit natin. Yan. Tapos, yung texture na to, yung ginagamit ko na sa table ko. Madrag lang natin dito sa taas ng ginagawa natin work. Close natin si Omar. Dalag tayo kay Walter White. Ayan, parang lang magkaroon siya ng texture. Tapos depende sa image. Minsan gusto kong gawing bawasan yung opacity ng texture kasi masyado malakas. Okay. Ayan, lagay ko lang siya sa taas para magmukha siyang watercolor o para may texture siya. Hindi lang plain tingnan. Ayan o. Ayan. Anyway, ayan. So, ang ginawa, last na ginawa natin, pinulayan natin lang yung t-shirt. Kasi, ito yung usual na kulay ng t-shirt ng Walter White, alam ko. Tapos, ito yung, also yung skin, lighten lang natin konti. Pinunod ko yung Command-M or Control-M para lumabas yung curves. Ayan, para ma-adjust lang natin yung kulay niya. Kasi, alam ko maputi siya. Walter White. Ayan, okay. Ayan. Tapos, pula, new layer para sa mata. Huwag tayo ng medyo light na madilaw-dilaw na white para sa mata. Brush lang natin yung part na yun. Ayan. Still, malalim na siya. Okay, yung mata niya medyo greenish na green eh, medyo greenish na ano bang tawag niya sa kulay niya, hazel or something. Gusto ko yung layer ulit para hindi ma-adjust kung may problema. Okay, green, medyo greenish na hue. Ayan. Tapos para siyang may ano eh, may konting teka, medyo na masyado akong na liliwanagan sa mata. Gawin natin mas dark
kumanda mo ulit. Yan. Tapos yung may konting pagka-pink yung paligid ng mata niya. So, gawa tayo ng kulay na medyo pinkish, orangish, ting na reddish. Yan. Multiply new layer to. Tapos, brush lang natin yung bandang part ng mata niya. Brush. Ah, saan ba na tayo? Ayan. Medyo reddish yun. Bawasan natin yung opacity. Masyado kasi malakas yung mata niya. Ayan. Caucasian na Caucasian siya. So, medyo may mga pink na isura. Ayan. Dagdag lang ng detail ng konti. Sa lips din, medyo may ganun eh. So, dagdagan din natin ng konti. Ayan. O, diba? Mukha siyang mukhang tao. At least may mga layer na something. Medyo babagoyin ko lang yung kulay. Medyo gusto ko kasi malapit sa pink. So, pinilig ko lang kanina command U or control U. Para sa lumabas yung hue and saturation. Yan. Meron akong gustong balikan dito sa layer natin ng ang tawag dito? Lapis. Teka lang ha, yung pusa ko na dumating niya. Yan. Tinabi ko lang siya. Anyway, yung sa lapis, meron akong gusto ng edit. Gusto ko ulit gumamit na brush na, eraser. The same yung brush kanina, yung lapis. The brush, tapos tingnan yung mangyari. Maliit lang na size, tapos eraser lang. Nag-erase lang ako ng parts dito. Ini-erase ko lang yung dati, yung unang layer. Sige, tanggalin natin yung kulay para makita niya. Ini-erase ko lang yung konting part. Ayan, para magmukhang bigote. Balbas. Ayan. Para may makita yung mga highlight na part. Ayan, mukhang maganda kasi yung effect ko, diba? Nagkakaroon ng konting detalye. Ayan, hindi naman masyado ulag yan, diba? Stigma. Ganyan pa natin. Yan. Actually, mukhang gusto ko rin siya i-try dito sa mga part ng mata. Dito sa ano niya, tawag dito. Sa kanyang mga wrinkles sa noo. Maganda rin siyang effect eh. Kakaroon ng depth. Yung highlight. Kaya rin ako nag-brush kanina ng mga konting tone dyan para magawa ko ito, para meron akong i-erase na bagay. Ito rin sa salamin, actually. Mas marami dapat sa salamin. Kasi highlights yun, bakal yun, di ba? Dito din. Mukhang nakalimutan akong detalye kanina. Dagdagan natin, ha? Okay. Lock ulit na texture. Dagdagan lang natin ang detalye sa lamin niya. Yun lang naman nakalimutan natin. Ayun, mag-erase din tayo dito sa bandang ilong kasi parang may highlight yun eh. Hindi naman strong na highlight pero mukhang maganda rin. Dito rin sa part ng mata. Maganda mo yung detalye din. Nga, alam mo diba? Ang ganda. Ayan. Okay, balik natin yung mga kulay. O, diba? Magkaroon tayo ng konting detalye sa bigote. Astig. Ayan. Susunod na gagawin natin, maglagay lang tayo ng shadow. Katulad ng ginagawa ko sa tabi po. New layer.
sa pinakataas ng color. Tapos, yung same na brush, yung medyo dark, ay medyo strong na brush. Command-click ko yung mga layer. Command-click. Command-shift-click para makuha lahat yung mga layer. Ayan. Basta sinelect ko lahat ng mga part ng layer. Tapos, para hindi ako lumampas. Tapos, saka ko iba-brush yung... Oops, sorry. Saka ko iba-brush yung dark na color. Gusto kong gamitin lagi, medyo violet na dark. Tapos, multiply. Ayan. Opacity. Nagbabawasan lang natin. Okay. Gusto ko lang makita. Kaya ko sin-zoom out kasi tanga. Gusto ko madaling i-brush. Saka para makita ko yung... Ano niya? Yung... Dapat lang lagyan ng shadow. Gamitin natin yung brush. Okay, nag-brush lang ako sa kanag i-erase para ma-edit natin siya. Ayan, tapos sa mata din, sa kabilang mata. Mga darkness. Yung mga dark na parts din doon. Ayan, yun na lang natin. Ito siya doon sa lamin. Ayan. Dito. Ayan, ganun. Okay, naku, ito na yung mga shadow ng malakas. Gusto kong gumawa na isa pang layer ng shadow, pero mid-tone naman. Same din, new layer, tapos mas lower lang na opacity na brush. Tapos, same lang, mabrush ko lang din siya. Palakayin natin ito para makita. Brush ko lang din siya ng... Oh, hindi na yung... Ah, naka-zero. Zero opacity pala. Ngayon natin yung mga 20-something%. Oh, naging 0 na naman. Ayan, mga almost 10-13%. Ayan. Para na magkaroon ng konting depth. So, lalagyan lang natin ng konting... Masyadong na ng light. Ngayon natin, ayan, mga 20% na opacity. Ayan. Gusto ko lang din magkaroon ng mas... Isa pang shadow. Ano ko? Ngayon natin kung maganda na effect. Pagpangit, pwede naman kaburahin eh. Okay. Ayan, mga maganda naman niya. Effect niya. Erase natin eh. Para medyo gradual. Ang ginagamit ko ng eraser yung kanina, yung texture niya, yung parang sa lapis. Para, sige, para makita ko. Zoom in. Ayan, i-erase lang natin itong part na ito. So, dahil lapis yung texture niya, hindi sharp yung ano, yung dating. Ayan, si Walter White. Save. Medyo satisfied na ako dito. Konti. Pero actually, lalagyan pa natin ng kulay yung balbas niya kasi hindi naman kulay flesh yung balbas niya. Medyo ma-orange-orange na brown. O, diba? Sa ilalim to ng ano, ng... yung tawag dyan. Sa ilalim ng mga shadows na ginawa nating layer. Ayan, so nag-brush na ako randomly ng bigote tsaka balbas ni Walter White. Ilang minutes na.
Naka 40 minutes na tayo. Isang oras na halos. Pwede na, no? Usually, mas mabilis ako eh. Kasi, hindi naman ako dumadaldal pag gumagawa. Tsaka, minsan kasi hindi ganun kadetalye yung mga tao eh. Na kinakopya ko, yung dinidrawing ko. Pero, this time, medyo mga magandang detalyehin. Kasi ang ganda ng mukha niya yun eh. May Walker. Okay. Isa pa tayong layer. Tapos, lalagyan natin ang white. White na highlight yung mata. Para mas mag-pop. Kunting dot lang yan. Malaki na effect mo. Ito nga, diba? Meron pa nga itong manipis dito. Ah, sa ano pala? Sa salamin din, no? Mga kailangan natin maglagay. Pero hindi siya white eh. Medyo bronze na kailangan niya. Ito yung slide talaga. Ayan, okay na. Okay. Malapit na tayo. Gawa tayo isa pang layer, pang highlight naman. Normal lang na fast na, na blending mode. Pero, mag-brush tayo ng random things. Tawasan natin yung opacity. Brush lang tayo ng mga ganyan. Dito, saan. Yung mga nakikita natin dito sa kabilang side. Yun ang pagbabasahin natin. Ito naman yung highlight. Mag-pop mas na maayos yung painting natin. Ito yung digital painting. Ano, diba? Gusto ko na, no? Ano po? Ayan. Narinig niyo ba ako? Sana. Okay. Hindi, nagdagan po natin. Ayan. Masyado mataas. Okay, gagamitin ko ulit yung laser, ha? Yung para sa mga gilid-gilid. Para maging gradual yung natin. Yung transition from the highlight to the tawag dito sa skin tone. Brush ulit. Saya. Okay, ang ganda, no? Stig. Ayan. Tapos, for finishing touch, hindi, maglagay pa tayo ng konting highlight din sa bigote niya. Maganda rin eh. Na meron. Ayan, mukhang satisfied na ako sa itsura ni Walter White dito. Kayo ba? Diba? Ang ganda, no? Yung background natin, dadarkan ko lang ng konti, ha? Kulay puti siya, eh. Pero gusto ko medyo manilaw na lang ng konti. Ayan, para hindi masyadong malakas. Tapos, ang final touch natin, magawa tayo ng isa pang layer sa taas, pinakataas, before bago mag layer ng yung drawing layer outline. Gawa tayong brush na medyo yung malambot. Ito yung pinaka taas.
Ito ha, hindi ko nag-zoom in. Tapos, yung flow niya, gawin natin mga 20. Usually, bali lang magkaroon ng highlight eh, ng parang something na light, ng light source. Overlay yung, ano, yung overlay natin yung ilagamitin yung, ano ang tawag dyan? Blending mode. Tapos, mag-brush lang tayo sa part na may highlight. Kunwari, kasi alam ko nandito na galing sa part na ito yung ilaw. So, mag-brush lang ako ng konti para makita yung highlight. Ay, masyadong sobra eh. Pangit. Para na may konting kulay eh. Dagdag lang. Dagdag ko siya doon. Dagdag lang yung konti. Medyo kailangan subtle to eh. So, maglagay tayo ng konting blue. Blue rin. Same layer, overlay. Tapos, para sa part na to, maganda yung effect eh. Magiging 3D. Or, hindi naman, pero, di ba? Pampa-interesting lang sa kulay. Save! Tapos, si Walter White. Ito yung detalye. Detalye yung mga ginawa natin. Diba? Medyo simple lang na proseso. Kailangan lang ng konting mga accidents at saka mga ano tawag dyan. Basta gawa lang ang gawa. Masasanay din. Okay? So, ito. Si Heisenberg. Goodbye, Breaking Bad. Bye-bye. Mamimiss ko manood ng Breaking Bad. Bye-bye. At least magkakaroon na naman ata ng Walking Dead, no? Tsaka Game of Thrones. Naabangan ko rin yun eh. Pero, bye-bye Walter White. Bye-bye Heisenberg. Bye-bye Jesse Pinkman. Bye-bye Whitey Jr. Skyler. Okay? Ito si Mervin Malonzo. At ito na naman ang isang exciting tutorial na ginawa natin. Sana nag-enjoy kayo at sana marami kayo natutunan. At ipopost ko to sa Facebook para makita nyo. Tapos, share ko rin yung tutorial mamaya. Salamat! Bye-bye!